Dito ho sa Divisoria, or dyan, sa Tutuban Center, mga ka-J-Channel. Doon pa lang sa labas, sa CM Recto, mga ka-J-Channel. Di ka na makakapasok dito nang dahil sa mga vendors na kung saan eh, kulang na lang sa kupinto at huwag na magpadaan ng tao. Papatunayan natin kung very good nga ba ang mga taga-Tundo sa mga clearing operations. Pupo, eto ah, yan yung daliri ko ah. Pinunas ko. Walang dumi, mga ka-J-Channel ah. Pupulitin ko, pupunas ko ulit ah. Walang dumi, pinuntahan mismo personally ng ating mayor para lang linisin yung mga Central Islands dito. Mga ka-D-Channel, kung ano yung makikita nyo, yun lang makikita nyo sa pangkaraniwang araw dito, araw-araw, sa Meriones Street, Tondo, Manila. What is up guys? So for today's video mga ka-D-Channel, isasama ko kayo sa paglilibot natin dito sa Kamaynilaan, especially sa Tondo, Meriones, Asuncion, at Herbosa, because a lot of you guys asking me to do a vlog sa Herbosa Street, kung saan ay kilala sa lugar na kung saan ay matitigas ang ulo ng mga bata na ultimo dati hindi uso ang curfew sa kanila, no? So titingnan natin kung may mga pasaway nga bang bata dun or kung pasaway nga ba yung mga tao sa Herbosa, mga ka-J-Channel. At titingnan na rin natin yung mga lagay ng truck sa Arten or sa pier dito sa Maynila, mga ka-J-Channel. But before this video start, mga ka-J-Channel, gusto ko lang malaman kung anong ginagawa ng mga nanonood sa akin dyan, especially sa mga mommies, sa mga daddies, at sa mga OFWs natin dyan out there, at sa mga ka-J-Channel natin dyan, no? Mami, comment down below at sa mga nanonood sa akin dyan kung anong ginagawa nyo. So nandito tayo ngayon sa Kartilya ng Katipunan niya. Dito na naman natin inumpisa ng ating journey for this night, mga ka-J-Channel. So ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin tong video na to guys in 3, 2, 1. Kaya! Dito nga tayo sa Solis at kung makikita nyo yung barangay dito eh nagiban na, mga ka-J-Channel. Yan, ipupunta tayo ngayon sa Herbosa Street because a lot of you guys asking me to visit the Herbosa sa gabi, mga ka-J-Channel, eh dahil titignan natin sa ganitong oras kung effective nga ba ang curfew doon sa street na yun, mga ka-J-Channel, because kilala rin siya sa maraming bata. Titignan natin kung nasunod nga ba yung lugar na yun, mga ka-J-Channel, at marami sa inyo ang nagtatanong kung ano nga bang itsura ng Herbosa after several times, may kantahan dito, after several times ng clearing operations dito sa Tondo, mga ka-J-Channel. Yan. At pupunta rin tayo guys sa Meriones. Titingnan din natin yung mga Center Islands, no? After several times of clearings and visiting ng ating mayor doon, titingnan natin kung may mga pasaway pa nga bang bumabalik, tumusuway sa city ordinance natin. Kasi alam naman natin those places, mga ka-J-Channel, eh kilala sa mga pasaway. Pero titignan natin kung totoo nga ba yung mga sinasabi ng mga clearing operations natin dito na basta tiga-Tondo eh mababait yan. So yan, titignan natin kung totoo nga ba yun, no? Sa mga Madam Sir dyan na nakapanood ng last video natin, yan, kamusta? Nagustuhan nyo po ba yung last episode natin, mga ka-J-Channel ko? Nabasa ko yung comment nyo about doon sa last video natin, doon sa nag-charity vlog tayo, mga ka-J-Channel, eh lubos na akong natutuwa at nakakataba ng puso yung mga positive comments nyo about sa akin, mga ka-J-Channel, eh kahit sa simpleng blessings na naishare ko sa iba, eh talagang na-appreciate nyo. At nakita ko rin naman, na-appreciate din naman ang ating mga street sweepers dito sa Maynila. Yan, kita nyo naman yung mga priceless smile nila, mga ka-J-Channel, eh, habang binibigyan natin sila ng blessings natin, no? Yun pa lang ang ating sinishare, pero tingnan nyo naman yung smiles nila sa mga mukha nila, di ba? Ayun yung mga bagay na hindi mo pa siguro mabibili sa ngayon, sa araw na ito, yung mga ganun ngiti ba, mga ka-J-Channel, no? Kahit na siguro eh anong yaman mo eh, hindi ka magkakaroon ng ganong legit smile galing sa mga taong ganon, no? Dito na tayo sa Waluna, mga ka-J-Channel, no? And as you can see, mga sidewalks natin dito, magaganda, no? Yan, comment down below sa mga mom sirs at mga ka-J-Channel natin dyan na mga nanonood sa akin. Yan, comment down below, mga ka-J-Channel, kung anong ginagawa nyo, kung anong oras yung pinanonood to. Yan, dating gawin, mga ka-J-Channel. Eh, sa kadahilanan, gusto ko lang naman ho kayong pasalamatan sa kung anong ginagawa nyo ngayon, tapos pinanonood nyo pa ako, di ba? Na-appreciate ko yung ganun bagay, lalo na sa mga mamis natin dyan na habang may ginagawa sila, like kumakain sila bago matulog, yan.
I really appreciate those kinds of efforts sa pananood sa akin, mga ka-J Channel. 10 PM na, mga ka-J Channel, so it means start na ng curfew. So titignan natin kung nasunod nga ba itong lugar na to. Kasi nung nagpunta ako dito sa umaga, napakadaming tao at bata, mga ka-J Channel. At in fairness, dito sa lugar na to, nasunod sila dahil nagigiba sila na sarili bahay nila, mga ka-J Channel. Pero titignan natin sa gabi kung anong ganap dito. Kasi ako rin, hindi rin ako nagpupunta dito ng gabi. Kasi kilala rin itong lugar na to sa pagiging delikado paggabi. Nandito na, guys. Kakaanan tayo dito sa kanto na to. Titignan natin from dyan hanggang sa dulo. Kasi ang dulo niyan, Pierre, mga ka-J Channel, ha. Titignan natin. Sabay-sabay nating ma-witness kung ano nga ba yung meron dun sa gabi. So guys, we are now entering the Herbosa Street. At kung makikita nyo, wide yung mga roads dito, mga ka-J Channel. Both lanes, no? Yan. Tignan nyo naman. Ito, papatunayan natin kung very good nga ba ang mga taga-Tundo sa mga clearing operations. Titignan natin kung masunurin nga ba sila or mabait nga ba sila kahit na walang media or camera. Yan. Dito may police station dito, which is nakikita ko sila sa umaga. Talaga nagpa-flag racing sila dyan. Totoo yan. Ito na, mga ka-J Channel, tignan nyo. Meron ditong tulay na may nakatira sa gitna. Yan, kung makikita nyo sa kaliwa. Yan. Kaya na, ginigibala nila. Ito yung tulay din na may maraming informal settlers sa baba na nandiyan dyan pa rin hanggang sa ngayon. Guys, Herbosa Street na to, mga ka-J Channel. At sa dulo nito, pag tinahak pa natin to, pag tinumbok pa natin to, pier na, mga ka-J Channel, yung mga trucks. And yeah, hanggang dito, okay. Bukod doon sa mga nagkigibana na mga nakatira sa mismong tulay, may mga nakaparada. Yan, alam ko, papansinin niya sa comment section natin, sa mga bashers natin dyan, na sasabihin meron pang mga nakapark, meron pang ganito, ganyan. Mga ka-J Channel, at sa mga nanonood sa akin, no, kami na nakatira dito, thankful na kami sa kung anong meron kami. Uulitin ko lang, no, para sa mga buzzers dyan, no, thankful na kami sa kung anong meron kami ngayon dito. Compare naman noon sa kung anong itsura nito dati, diba? Ayan. Dati hindi nyo madadaanan ng ganito to dahil nasa kalsada na mismo yung mga nakatira. Ngayon, may mga nakaparada. Pero malawak naman ang nadadaanan yung kalsada, di ba? As usual, daanan ng mga trucks to, mga ka-J Channel, papunta ng Divisoria. Di ba? Kung makikita nyo, nakapila naman, guys, ng mga ayos yung mga truck dito. Yan. Galing pa yan sa pier dito sa R10, mga ka-J Channel. Tingnan nyo naman ang mga ating truck dito na dumadaan. Nakaayos na sila. Samantalan dati, nag-2-lane pa yan dito, which is halos talaga hindi ka na makadaan. Ano, kita nyo naman. Nasa ayos sila, nakakatawa. Tingnan nyo naman yung sidewalks dito sa kabilang sides. Diba? Nakakatawa lang dahil ang ating mayor, nagagawa niyang mapasunod itong lugar na to. Ako na taga dito, mga ka-J Channel, ha. Ikakwento ko lang sa inyo. Pagka nasa malayong part ka ng Tondo, kasi iba pang part to ng Tondo, eh. Matatakot kang dumaan dito paggabi. Pero tingnan mo, look at this road, mga ka-J Channel, kung gaano kalawak. Diba? Kung taga dito ka o kaya taga malayo ka, unang-unang papasok sa isip mo pag sinabing Tondo, magulo. Which is magulo naman talaga para sa ayong mga taga-Tondo. Pero tingnan mo naman, itong lugar na to, oh. Ang lawak na, mga ka-J Channel. Tingnan mo yung mga sidewalks, oh. Sa mga bashers na sasabihin, may mga nakaparada pa rin. Ulitin ko lang ulit, thankful na kami na ganito yung lugar namin na maliwalas na, maluwag na, mga ka-J Channel. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa, no? Kasi tingnan nyo naman. Ewan ko kung bakit may mga taong pakitaan mo na maganda, pakitaan mo na mabuti. May nasasabi pa rin talaga. Ayun lang ang nagpapatunay na may mga tao talagang hindi marunong makontento sa kung anong meron sila. Lalabas tayo dito, arte na yan, mga ka-J Channel. Lulusot tayo sa Moriones. Titingnan natin kung ano yung makikita natin sa ganong oras dito. Arte na tayo, mga ka-J Channel. Tingnan nyo naman yung mga truck dito. Yan, maayos naman silang pumipila papasok dito sa pier.
Yan yung mga truck, di ba? They're giving their lanes or sa mga remaining lanes para sa mga iba pang gagamit na ito na motorista at sasakyan. Yan mga Kadir Channel, normal yan yung pila na yan kasi kung makikita nyo sa gilid ko, pier yan mga Kadir Channel, which is nandiyan dyan yung mga shipping company. Yan o, kita nyo ba yan? Oh, nakapila sila para pumasok dyan. At ito yung Arten o pier. Yan, nakikita nyo dito sa gilid ko mga Kadir Channel. Dyan lang naman lumaki ang ating mayor or ang aming mayor na si Mayor Sco Moreno. Yan Tondo mga ka-Jay Channel, ayan ang itsura ng Tondo sa gabi. Ito ang itsura ng pier mga ka-Jay Channel sa gabi. See that lanes mga ka-Jay Channel? Four lanes ang natadaanan ng maluwag ng mga tao dito sa Maynila. Oh, ayan yung pier, ayan yung ano, shipping yard nila kung bakit maraming truck dito. At tingnan nyo naman tong mga overpass dito. Ilang beses na rin nalinis ng mga clearing operations dito. Wala naman nang nakatira. Actually, sa sobrang lala ng Maynila, pati yung overpass na yan, maraming nakatira dyan dati. Biruin nyo yan ha, pati overpass, tinitirhan ng mga tao. Kita nyo yan? Napakaluwag mga ka-Jay Channel. Oh, ayan yung pier. Oh. Ito yung kabilang side na pupunta ng Navotas. Kita nyo? Diba? No need to explain mga ka-Jay Channel. What you see is what you get. Dika nga, diba? Oo. Maraming salamat sa mayor namin for having this kind of wide roads ulit dito sa Maynila at dito sa pier. Na kung saan ay kilala talagang maskip tong daanan na ito mga ka-Jay Channel. Yan, comment down below sa mga ka-Jay Channel ko dyan at sa mga mamser dyan na nadadaan dito at alam tong lugar na to. Yan, comment down below kung anong itsura nito bago kayo umalis ng Maynila or yung huli nyong punta rito sa Maynila, kung gano'ng kasikip to nung nadatnan nyo. Kita nyo ang gilid na yan? There is still illegal settlers or mga lumalagpas sa sidewalks. Pero maluwag na. Diba? Kung nasasanat, paroroon din naman tayo sa ikaluluwag nyan. Ayan, Moriones na tayo mga ka-Jay Channel, liligo na tayo rito. Nandito na tayo sa Moriones Street mga ka-Jay Channel, kung saan several times na rin inilinis at pinuntahan mismo personally ng ating mayor para lang linisin yung mga center islands dito. Mga ka-Jay Channel, kung ano yung makikita nyo, yun lang makikita nyo sa pakaraniwang araw dito, araw-araw sa Moriones Street, Tondo, Manila. So this is the road dito sa Moriones, Tondo, Manila mga ka-Jay Channel. Ito yung kilalang mga center islands na kung saan binabakuran ng mga nakatira dito para lagyan ng manok. Ang tawag nga nila kulungan ng manok tong gitna na to mga ka-Jay Channel. Pero tignan nyo naman, wala na yung bakod. Tignan nyo si Manong ha, ayan o. Oh. Oh. Pahiyapang nakakapaglakad sa center island na hindi bumababa sa kalsada, di ba? See this road mga ka-Jay Channel? Time check lang, 11 PM mga ka-Jay Channel. Pero ganito nakaluwag dito sa Moriones. Diba? Kung taga dito kayo, alam nyo sa sarili nyo o alam nyo sa mga mata nyo kung gano'ng nga ba kasikip tong lugar na to. Ayun, no? Actually, ngayong oras may mga naghahakot pa rin ng basura. Ako na lumaki dito mga ka-Jay Channel, hindi ako sanay na nakikita to ng ganito kalinis. Nakakapanibago pero ito na yung pagbabago ng Maynila. No? Hindi pa man ganun ka-perfecto yung pagbabago. Thankful na kami dahil may tao or may mayor na kami nagmamalasakit para sa ito, sa lugar. No, kung saan ito yung kinalakihan naming magulo na ngayon malinis na. Yeah, Moriones, ito na yung McDo Moriones. Diba? Ligo tayo dito, kanan tayo rito. Punta tayo ng Delpan, titingnan natin kung anong itsura ng Delpan sa ganitong oras. At titingnan natin kung may mga visibility ng mga police or barangay officials. By the way, ito yung papuntang Tondo Church mga ka-Jay Channel. Ayun, no? Kung nakikita nyo nasa harap natin, Tondo Church yan. Titingnan natin. Mary Johnson Hospital mga ka-Jay Channel. And police station. Ito na. Ito ang Tondo Church mga ka-Jay Channel. By the way, medyo maulan nga pala dito ngayon sa Maynila. Kung makikita nyo yung daanan, basa. Ah, very good mga ka-Jay Channel. Very good ang Tondo. Oo. Ah, tignan mo, very good. Oh. Yan yung gitna. Oh.
talaga. Nakakatuwa lang dahil itong lugar na to, mga J Channel. Ito yung mga lugar dati na hindi mo talaga mapapatino. Na ngayon, tingnan nyo naman. Itong lugar na to, kilala to guys sa lugar na kung saan kaliwat kanan yung mga tindahan ng mga prutas, ng mga gulay. Pero look at this road again, mga J Channel. Diba? Hindi ko naman itatago sa inyo yung mga nagpa-parking dyan. Ayan, mga nagpa-parking sa kalibat kanan. Pero maluwag na. Kasi alam nyo mga Kadir Channel, no? Ganito yung nagiging routine ko pag nag-upload ako ng video. Okay, sabihin na natin, tapos na ako mag-upload ng video. Then after that, pagbabasa na ako ng mga comment nyo, mga Kadir Channel. Kaya wag na wag kayong mahihiyang mag-iwan ng comment sa comment section natin. Dahil binabasa ko po yan isa-isa. Once na nakita nyong may heart yung comment nyo, ibig sabihin nabasa ko po yung comment nyo, no? Yan. Nababasa ko kasi sa comment nyo may mangilan-gilang mga taong hindi pa rin natutuwa or hindi pa rin nakokontento talaga sa kung anong merong blessings tayo sa buhay or so kung anong meron tayo sa buhay natin ngayon, lalong-lalo na sa ganito kaganda. Tingnan nyo naman ang luwag ko. Kilala to sa bentahan ng mga mangga, prutas, kaliwat kanan, pero tingnan nyo ang luwag. Diba? May mga taong hindi pa rin nakokontento, may mga taong nakukuha pa rin mag-dislikes, may mga tao pa rin na nakukuha ng mambash or mambatikos sa kabila ng ganito kaluwag na lugar. Tingnan niya, Tondo to ha. Velasquez Tondo. Mm. Diba? I don't know kung saan pa sila kumukuha ng sorry for the word, kapal na mukha para mambash sa kabila ng hard work na ginagawa ng aming mayor dito sa Maynila. Yan no? Oh, diba? Every streets mga Kadir Channel, malinis. Yan. Shoutout nga pala sa mga nanonood pa rin sa akin o sa mga mamis dyan na bago matulog, kumakain, bago pumasok na pinanonood tong video ko. Yan. Shoutout sa inyo mga mom sir. Lalo na sa mga OFWs natin na nagtatrabaho para sa mga kanilang pamilya sa malalayong lugar. Yan, sa mga kanya-kanya nilang mga bansa. Yan, shoutout sa inyo mga mom sir. Oh, maluwag, di ba? Ano pa ba yung ihilingin natin, di ba? Ang kailangan na lang nating mga mamamayan ng Pilipino, sumunod at maghintay sa pagbabago. Dahil ito na eh. Oh. Nagbabago naman na mga Kadir Channel. Ang maghihintay na lang ang gagawin natin. Oh, Delpan na to mga Kadir Channel ha. Oh. Diba? Ito lang mga jeep na to. Ewan ko ba't nandito to pero dapat wala to dito. Ito yung Center Islands din na oh. Nakilalang pinagigibarin ng mga operational natin dito sa MTPB. Maluwag. Meron mga illegal parkings na mga sasakyan. Pero ano pa yung hihilingin natin? Maluwag na. 2 to 3 months wala na yan mga J Channel ah. Ayan oh, yung hospital. Oh. May isa pa tayong pupuntahan. Pupunta tayo sa Divisoria mga ka J Channel. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng Divisoria sa Bermans mga ka J Channel. Dahil marami sa inyo, a lot of you, nakikita ko mga Kadir Channel yung mga comments nyo na gustong puntahan yung Divisoria, lalo na ngayon Bermans, dahil kilala ang Divisoria sa pagiging masikip lalo na pag pumatak na ang araw ng Bermans. Ito mga Kadir Channel, Asuncion to mga Kadir Channel. Asuncion Street. Oh, nagigiba sila ng sarili nila. Diba? Yan, lugar na yan, kilala yan sa maraming siga, maraming matitigas ang ulo. Pero ngayon, sa leadership ng ating mayor, na si Mayor Isko Moreno, napapasunod niya, di ba? Oh. Di ba? Maluwag. Biruin nyo itong daanan na to, papunta na to ng Divisoria, which is kilala sa masikip. Di ba? Na ngayon eh, maluwag. Para sa mga nanonood dyan, kung ako sa inyo, subscribe na kayo sa akin. Itong nakikita nyo, ito yung Divisoria sa gabi. Which is kilalang puso ng mga, yan, mga kalakala ng mga gulay, ng kung ano-ano na itinitinda dito. Sa ganitong oras dati, ultimo itong dinadaanan natin ngayon, hindi na ito madadaanan.
dahil sa mga vendors, mga J Channel. Pero tignan nyo ngayon. Nasa ayos naman sila, pero ayan, lagpas pa rin. Marami pa rin matitigas ang ulo. Yan. Pero tingnan nyo naman, nakakadaan na ng mga ng maayos yung mga sasakyan at mga jeep na biyahing Cubao, San Juan. Divisoria is not Divisoria talaga kapag wala yung mga yan. Pero tingnan nyo naman, nasunod naman sila. Although maraming nakapark sa gilid, nasunod naman na sila sa ganyang paraan nila. Na meron pa rin naman natitirang lanes para sa mga commuters or sa mga gumagamit ng daan na to sa mga motorista. Yan, nakakadaan naman na maayos, di ba? Di naman gaano nang nakakapamerwisyo tulad ng dati na talagang sobra-sobra na. Na ultimo tao, hirap na makadaan. Ito yung way na papunta na ng Tutuban Night Market, mga ka-J Channel, ha. Ito, medyo maluwag-luwag na dito. Pero tingnan nyo naman, may mga nakaparada or may mga nagtitinda pa rin sa gilid. Pero still, mga ka-J Channel, ha, nagagamit yung daanan na kung ikukumpir mo dati na ultimo tao, hindi makakadaan dyan. Yan, gusto ko lang ulinawin, no. Gusto ko lang linawin na yung daanan na yon na natadaanan na namin ngayon, na di ko na naman itatago sa inyo na maskip ngayon. Dati hindi ho ganyan yan. Ultimo tao, hindi makakadaan dyan. Diba? Sa mga taong hindi marunong mag-appreciate dyan ang mga little things na nangyayari sa buhay nila, eh hindi ho para sa inyo itong mga ginagawa ko, no? Pero sa mga taong nakaka-appreciate even the smallest things na effort na nagagawa ng aming mayor dito, na-appreciate na namin. Ito yung Tutuban, oh. Diba ang ganda? Tingnan nyo yung daanan, oh. Tingnan nyo yung sidewalks dito, na dati may mga nagtitinda pa rin, ngayon as in wala na, oh. Diba? Guys, mga ka-J Channel ko, nandito tayo sa Tutuban Center, mga ka-J Channel, ha. Itong lugar na to, kung mapapansin nyo yan sa video ko, ayan, yung lumabas dyan, meron pa dating mga nakapwesto rito or dyan pinapepesto ng mga authority dito para magtinda pa yung mga vendors dito sa gilid. Which is ngayon, pagbalik natin, nagulat ako, wala na rin. Ngayon ko lang din nakita, mga ka-J Channel, pero mo, wala na yung mga vendors dito. Tingnan nyo kung gaano kaluwag yung daanan na to, oh. Bare months na, mga ka-J Channel, ha. Kikwento ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo, madaldal na naman ako masyado. Madaldal na naman si Ijan, Jericho, Jacob, or si ka-J Channel, no? Sa ganitong araw or sa ganitong panahon, dito ho sa Divisoria or dyan, sa Tutuban Center, mga ka-J Channel, ha. Doon pa lang sa labas, sa CM Recto, mga ka-J Channel, hindi ka na makakapasok dito nang dahil sa mga vendors na kung saan eh, kulang na lang sa kukwento at huwag na magpadaan ng tao. Diba? Come to think of it, mga ka-J Channel, totoo yung sinasabi ng mayor namin na paano makakabili sa inyo ang mga tao na kung ultimo tao eh, hindi na makadaan, hindi na makapunta sa pwesto nyo. Diba, mga ka-J Channel, isipin nyo yun para sa mga taong malawak yung pag-iisip, ha? Doon na lang tayo sa malalawak yung pag-iisip pag nandun sa mga puro pambabas ang ginagawa. Kita niya yung luwag na yan, mga ka-J Channel, nakakatuwa. Ito yung daanan na kung saan pag tinumbok natin, ang labas nito si CM Recto at papunta ng Binondo at papunta ng Jose Abad Santos. Pero mga ka-J Channel, ha, witness this road kung gaano kalawak. Yet may mga basura, pero still, we are thankful for having this kind of road, mga ka-J Channel. May mga naglilinis naman actually, oh. Tingnan nyo naman, bare months na, mga ka-J Channel, ha. Pero tignan nyo yung daanan na meron kami ngayon, ang luwag. So that is it for this vlog, mga ka-J Channel. At maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa gabi na ito, mga ka-J Channel. At sana na-enjoy nyo yung paglilibot natin dito sa Maynila. And as you can see, sa mga nakita nyo naman dito sa lugar ng Maynila at sa Tondo, very good, mga ka-J Channel, itong araw na to at sa pag-iikot natin. Dahil wala tayong nakitang mga pasaway. At dahil eh walang nag-iikot or kahit na walang nag-rogue na kapulisan tayong nakita sa araw na ito, eh kung makikita nyo naman yung mga lansangan dito sa Maynila, very good, mga ka-J Channel, dahil eh na mga nasunod naman yung mga nakita natin, eh yung mga nagigiba na sarili nila yung mga bahay, which is kawawa. Pero at the same time, eh kailangan pa rin talaga nila sumunod sa batas. At kung mapapansin nyo, mga ka-J Channel, ha,
Nandito na naman tayo sa Kartilya ng Katipunan. Yan. May papakita ako sa inyo. Nakikita nyo to, di ba? 12 a.m. na. Papakita ko sa inyo kung gaano kalinis tong Kartilya ng Katipunan sa oras na to. Ito ha, yan yung daliri ko ha. Pinunas ko. Walang dumi mga kanyayanal ha. Uulitin ko, pupunas ko ulit ha. Oh, walang dumi. Ibig sabihin, ganyan kalinis yung Kartilya ng Katipunan ngayon sa pumuno ng ating Mayor Isko Moreno. So hanggang dito na lang tong vlog na to mga kanyayanal. And I hope na ilipot ko na naman kayo dito sa Maynila at sa Tondo. At sana ay nagustuhan nyo na naman tong bagong video natin. At gusto ko magpasalamat sa mga taong walang sawang sumusuporta. At sa mga taong walang sawang nanonood sa videos ko. Mga madam, mga sir, mga mami, mga kadyayanal ko. Maraming salamat sa walang sawa nyo pagsuporta. At sa walang sawa na panonood nyo sa videos ko. Eh patuloy tayong lumalaki mga kadyayanal. At yung mga pamilya ko dyan, sa mga subscribers ko. Eh road to 11,000 subscribers na tayo mga kadyayanal. So hanggang dito na lang. That is it for this vlog mga kadyayanal. Please hit like, comment and subscribe. And this is Jan Jericho Jacob, your daily vlogger. Signing out.